Magandang tanghali na naman po sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Narito na naman ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Lunes at araw ng Sabado sa oras alauna hanggang alauna imedya. At ito na naman po ang inyong lingkod at makakasama ninyo ng 30 minuto ang inyong kapatid, J.H. Kumpat. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang Facebook, YouTube, at ganun na rin nakikinig sa atin sa radio DZCV 684. At maraming salamat sa mga nagbigay sa atin ng permit na walang iba kundi ang 3 elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, kay kapatid na Rodi Gumpad, kay kapatid na Flor Constantino, at kay kapatid Lino Daraway, at lalong-lalo na sa mga kapatiran ng Metro Tuguegarao Church of Christ. At maraming salamat din sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating programa mula sa Tuguegarao. Ang mga Gumpad family ay aking binabati ng magandang tanghali. Also, magandang tanghali sa lahat ng mga kapatiran mula po sa Panakal Village, sa mga Aquino family, at ganun din dyan sa may San Gabriel, sa mga Constantino family, magandang hapon. And of course, dyan din sa may Paluan Norte, magandang tanghali sa lahat ng mga Daraway family. At ganoon din mga kaibigan at kapatid, binabati din natin ng magandang tanghali ang mga Maramag family dyan po sa may Gonzaga Street, Tuguegarao City. Ang ating kapatid na Josephine Lim dyan sa may Sentro, magandang tanghali po. At sa mga Panopio family dyan sa may Atulayan Norte, magandang tanghali din po. Sa mga Gumiran family, magandang tanghali din po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga kapatid natin sa labas ng Tuguegarao at kaibigan natin from Kalantak, Alcala, happy listening and good afternoon to Mama Beth ng Nolasco, Pansiteria. And of course, dyan po sa may Malasiki, Pangasinan, magandang tanghali po sa mga Forello family, especially to Auntie Lita Forello. And kay Auntie Banji ng Dakiwag ng Karitan. At syempre kay Wendell Dakiwag ng Karitan, magandang tanghali po. At syempre sa mga taga-Bansalan, Tabao del Sur, magandang tanghali din po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga Isla family. And sa mga Domingo family dyan sa may Caba, La Union, magandang tanghali, lalong-lalo na kay Auntie Lilia. And sa mga taga Las Vegas, magandang tanghali po from the Philippines to the family of Auntie Revelyn Ugale. At syempre sa mga taga labas ng Tuguegarao, sila kapatid na Marfe Tibulong Angeles, magandang tanghali, and Marcel Sanchez at Ibagos, magandang tanghali din po sa inyo. Of course, magandang tanghali din kay Alfie Abaryao at kay Deli Miranda. And especially po sa lahat ng mga kasamahan natin sa pangangaral, ang mga kapwa nating mangangaral, magandang tanghali din po sa inyong lahat. To Brother Jimmy Duque ng Kalamagi,
to Brother Joben Acobo ng Kataran, magandang tanghali po. To Brother Robert Ratses ng Lingo, magandang tanghali. Brother Manny Pader ng Lingo and sa may Alcala, I mean Alcala, yes, Alcala, magandang tanghali din po sa inyong lahat. To Brother Jimmy Domingo ng Lana Solana, magandang tanghali din po. At sa mga taga-Bangag and Bawan, magandang tanghali po. And to your Brother Robert Pader ng Magirig Solana, magandang tanghali din po sa mga preachers, kay Brother Jimuel Palong-Palong Dehix, from Del Monte, Buok, Samuanga, Sibugay Province. And of course, sa mga taga-Kinapawan, Brother Joel Ayag, ayan, magandang tanghali. At Brother June Layusa, Brother Juni Samuntina ng Cavite, magandang tanghali po. Brother Jiso Nagbuya, Brother Andrew Romero ng Caloocan, magandang magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng mga kapwa natin, mga ngaral dyan sa may Dabaw, magandang tanghali sa mga taga, I mean, sa family Kaa, ayan, magandang tanghali po mga Kaa family, Idang family, and syempre mga Paet family dyan sa may Baggao. And also, binabati natin ng magandang tanghali si kapatid na July Aguinaldo ng Villa Corazon, Malik Isabela. At syempre din mga kaibigan at kapatid, huwag din natin kakalimutan batiin ng happy birthday ang lahat ng mga may kaarawan sa umagang ito. At ganun din, binabati natin ang lahat ng mga pinuntahan na gospel meeting itong nakaraan na week, ano? Itong linggo na ito, dyan po sa may bandang La Union. And then, sa lahat ng mga nabautismuhan, maraming salamat sa pagtugon sa Panginoon. At syempre, sa gospel meeting dito sa may Diabra, Tumawini, na naganap kahapon, magandang tanghali din po sa inyong lahat. At sana, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Siyempre, binabati din natin ang kanilang preacher, si Brother Victor Sinon ng Tumawini. Magandang tanghali po at sana po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pagiging alipin ng ating Panginoon. At sa lahat po ng hindi ko nabati, mga kaibigan at kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ko na po may sasabi ang inyong pangalan, ngunit kung nais yung batiin ko kayo, bari lang po na magbigay kayo ng likes o puso-puso sa ating mga links dyan sa my Facebook. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. At sa ating pagpapatuloy sa ating programang ito, The Guardian of Truth, nais ko pong kunin na po natin ang ating mga Biblia. Ngayon ay Saturday, May 21, 2022. Buksan po natin ang ating Biblia, mga kapatid, sa ating pag-aaral mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, sa talata 18 hanggang 22. Etong sinasabi ng talata, nang makita nga ni Hesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man tumaroon. At sinabi sa kanya ni Hesus, may mga lungga ang mga zora, may mga pugad ang mga ibon sa langit, datapuat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At ang isa naman sa kanyang mga alagat ay nagsabi sa kanya,
Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Hesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. God bless His word at sana po meron po tayong mapupulot, ano, sa pagbabasa na lamang natin ng mga talata sa hapong ito. Ang binasa po natin mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 8, sa talata 18 hanggang 22. Ito pong mga talata rito mga kapatid ay ito yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kung kaya't sa tanghaling ito, ano ang itsura ng pagsunod kay Hesus? O di kaya sa ibang salita, paano nga ba ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Mula po sa aklat ng Mateo 8 na ating binasa, diyan po magkakaroon po tayo ng idea kung paano po ang ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sa ating panimula mga kapatid, sinasabi sa ating mga prioridad sa buhay, nasaan ang kalooban ng Diyos? Tao tayo mga kapatid, may priority sa buhay. Iba't iba tayo, kanya-kanya tayo, at alam ko lahat tayo may priority sa buhay. Siyempre, hindi maiwasan yan, ngunit doon sa espiritual na buhay natin mga kapatid, nais ng Diyos ang isang priority pagdating sa Kanya. Okay? So sa ating prioridad sa buhay mga kapatid, nasaan ang kalooban ng Diyos? Mas higit pa ba sa ating sariling kapanatagan? O mas higit pa sa ating pamilya? Sa ating pagsunod kay Hesukristo? Mas higit ba ang ating pagsunod kay Hesukristo kaysa sa ating sariling kapanatagan? O mas higit pa sa ating pamilya ang pagsunod natin kay Hesus? Yan po ay ang ating pag-aaralan mga kapatid at kaibigan. Number 2, malinaw ang sinabi ng Panginoon Hesus na ang susunod sa Kanya ay mas higit pa sa lahat ng ikokonsindera sa buhay. Okay? Lahat ng mga ikokonsidera sa ating buhay. Yan. Number 3, balikan natin ng talata sa aklat ni Mateo 8 sa mga talatang 18 hanggang 22 upang ating mapag-aralan dahil nasusulat na upang ating saliksikin ang mga salitang ito at nang makalapit tayo sa Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan at ating malaman kung ano nga ba ang kailangan natin gawin sa pagsunod kay Hesus. Kailangan ba ang pagsunod natin ay mas higit pa sa ating sariling kapanatagan o ang pagsunod natin kay Kristo ay mas higit pa sa ating pamilya? Anong sinasabi ng Biblia? Sa aklat ng 1, Kapitulo 5, Versikulo 39 hanggang 40, sinasabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Lapit po tayo sa ating Panginoon mga kapatid sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Nang sa gayon, ating maalaman ng kasagutan o kagustuhan ng Panginoon o kalooban ng Panginoon pagdating sa pagsunod natin sa Kanya. Kailangan, unang-una mga kapatid sa ating pagsunod ay mas higit pa sa ating sariling kapanatagan. Ang tanong natin, ano nga ba ang sariling kapanatagan? Ito yung ugali po natin mga kapatid at kaibigan, na yung sarili mo lang ang iniintindi, na kung maaari ay sarili mo lang ang mauuna sa lahat ng bagay. Sarili ang maghahari sa napagdesisyonan. Okay? Kumbaga selfish mga kapatid at kaibigan. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 1, sa talata 9, sinasabi, oo kami nagkaroon sa aming sarili
langhatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bubuhay na maguli ng mga patay. Pag ganitong ugali natin, mga kapatid, ang ating tinatawag na pagkakatiwala ay binibigay natin sa ating sarili at hindi na sa Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo, kailangan ang ating Panginoon ang nasa unahan. Ayan. Kaya nga sinasabi sa Proverbs chapter 28 verse 26 na siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangnang. Ngunit ang lumakad na may kapantasan ay maliligtas. Okay? So, tingnan po natin, mga kapatid, ano? Sabi natin, gusto nating sumunod kay Panginoong Hesus. So, sa pagsunod daw natin kay Panginoong Hesus, kailangan natin na masigit pa sa ating sariling kapanatagan. Okay? So, mas lamang sana ang ating ginagawa, mga kapatid at kaibigan, para sa kalooban ng Panginoon, at huwag nating ibigay sa ating sarili ang pagkakatiwala. Ibigay natin yan sa ating Panginoon. Ano pa? Mamuhay na ang Diyos ang namumuno sa buhay mo. So sa ating pagsunod kay Hesus, mga kapatid, at gawin nating masigit pa sa ating sariling kapanatagan, ay kailangan tayong mamuhay na ang Diyos ang namumuno sa buhay natin. Dahil ang mamuhay na may kabanalan ay nandyan ang pagbabata. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Hesus ay magbabata ng pag-uusig. Kaakibat, mga kapatid at kaibigan, na kung sinuman ang gustong gumawa ng kalooban ng Panginoon, dadaan na dadaan yan sa mga pagbabata ng pag-uusig. So, masasabi natin na hindi madaling mabuhay pag ikaw ay naging Kristiyano. Maraming bawal, mga kapatid, maraming balakid, maraming pagsubok sa buhay. Lahat yan ay kailangan nating malampasan. At binigyan din tayo ng babala mula pa sa mga apostol, mga kapatid, na kapag gusto nating sumunod kay Kristo, na masigit pa sa ating sariling kapanatagan, ay kailangan ibigay natin ang best natin para sa Kanya. Dahil mahirap ang mabuhay kasama ang Panginoon dito sa lupa. Ngunit kapag mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, ay sigurado naman sa piling ng Diyos tayo mapupunta. Diba? Ang ganda. Lucas 21, sa talata 12, sinasabi datapuat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Wala tayong iba hangarin, mga kapatid, kundi ang sumunod kay Kristo. Pero ang tanong natin, ang pagsunod ba natin kay Kristo ay masigit pa sa ating sariling kapanatagan? Kung oo, ang sagot natin dyan, mga kapatid, eto, darating ang mga pagsubok sa buhay natin. Sabi nga sa Lucas 21, sa talata 12, uhuliin tayo, uusigin tayo, at ibibigay sa sinagoga at ilalagay sa mga bilangguan. Ano, payag ka pa ba? Tutuloy ka pa ba? Yes, mga kapatid, sapagkat dyan makikita ang sinasabi natin na ako ay sumusunod sa Panginoon, na masigit pa sa ating, sa aking sariling kapanatagan ang aking pagsunod kay Panginoong Hesukristo. And then, sapagkat tayo ay naipako na kasamang Panginoong Hesukristo, Galacia chapter 2:20. Dito sinasabi, mga kapatid, ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa iyo. Nakikita nila Panginoong Hesus sa uri ng buhay ng bawat isa. Wala tayong hinangad, mga kapatid, na iba, kundi ang sumunod lamang sa ating Panginoon. At sa pagsunod natin,
ay kailangan masigit pa sa ating sariling kapanatagan. So anong sinasabi ng Galatia 2:20? Ay ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ngunit kailangan mong ibigay ang tamang pagmamahal din sa kanya. Sa pagsunod mo sa kanya ay masigit pa sana sa iyong sariling kapanatagan. Sa Lucas chapter 9 sa verse 23, sinasabi, mga kapatid, na sino man tao na ibig sumunod sa Panginoon, Hesus ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang mga pagsubok, bighati, pagbabata, at ang krus araw-araw. Lucas chapter 9, 23. Itong talata, mga kapatid, sinasabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan sana ang sinasabi natin, mga kapatid, na kung gusto talaga natin sumunod sa ating Panginoon, yung mga pag-uusig, baliwala yan. Yung mga pagsubok sa buhay, wala yan. Dahil ikaw ay nakatutok sa iyong kaligtasan sa Panginoon. Ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang pagsunod mo sa Kanya, ay makikita doon sa iyong ikinikilos, mga kapatid at kaibigan. Punta tayo sa pangalawa, mga kapatid. Ang itsura ng pagsunod kay Jesus, sumusunod tayo, Jesus, na masigit pa sa pamilya. So ang tanong natin, mga kapatid, pag sumusunod nga tayo kay Jesucristo, masigit pa sa pamilya? Kuminsan, mga kapatid, may mga tao na mas mahal pa nila ang pamilya kaysa sa ating Panginoon. Okay? Ano nga ba itong pamilya na binabanggit dito, mga kapatid? Ito yung mga mahal natin sa buhay. Kasama na dyan sila lolo, lola, tatay, nanay, kapatid, asawa, mga anak. Siyempre, mahal natin sila. Mahal din nila tayo. Ngunit sa pagsunod kay Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kaibigan, mas mangingibabaw sana ang ating Panginoon kaysa sa ating mga mahal sa buhay. Yan ay binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon sa Mateo Kapitulo 12 sa talata 47 hanggang 50. Inuulit ko, Mateo 12 sa talata 47 hanggang 50. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at iyong mga kapatid ay nangatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Yan ang iniwan sa atin na halimbawa ng Panginoon, mga kapatid. Ang totoong kapatid niya, ang totoong ina niya, ay yung kasama niyang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Kung ang kapatid, ang mahal natin sa buhay, mga kapatid, ay kumukontra dun sa kalooban ng Panginoon, ay mas maigi na ipakita mo na mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa Kanya. Dahil pag ginagawa natin yan, mga kapatid, nawawala yung sinasabi natin na mas higit nating mahal ang Panginoon kaysa sa ating mga mahal sa buhay. Okay? May halimbawa tayo riyan, mga kapatid. Ah? Kung minsan, ang ating mga mahal sa buhay sinasabi sa atin, minsan lang naman tayo mag-absent. Minsan lang naman tayo hindi pumasok. Minsan lang naman ang aking kaarawan, pagbigyan mo na ako. Diba? Kung kaya't natatalo tayo kung minsan. Kaya ginagawa natin, sige, pinagbibigyan natin sila. Bakit? Mahal natin sila.
Pero lugi na tayong mga kapatid. Bakit? Dahil nawala na yung sinasabi natin na ang pagsunod natin kay Panginoong Hesukristo ay mas higit pa sa ating pamilya o sa ating mga mahal sa buhay. Okay? So, kapag ang mahal mo sa buhay, mga kapatid, ay sinabi sa iyo, oh, Linggo ngayon, ano gagawin natin? Tara na, matagal ka pa ba? Aba, mga kapatid, kaibigan, eh, sumama ka na. Magalak ka sapagkat yan na din naman ang sinabi ni David. Nang sinabi niya sa Salmo, ha? Sinabi sa kanya na tara na, Linggo ngayon. Ha? Nang sinabi sa akin na Linggo ngayon na tayo ay mag-aral ng salitang ng Panginoon, si David ay natuwa. Kaya kung ang kaimahal natin sa buhay, mga kapatid, ay ganyan sila, sinasabi nila sa atin, o tara na, pinapaalalahanan tayo, Linggo ngayon. Ah, tara na, Linggo ngayon. Aba, magsaya ka, mga kapatid, sapagkat sila yung totoong kapatid mo sa Panginoon. Sila yung totoong anak mo sa Panginoon. Sila yung totoong ina mo sa Panginoon. At sila yung totoong nanay-tatay mo sa Panginoon. Dahil lahat yan ay inuuna nila ang Panginoon bago ang mga ibang mahal sa buhay. Ano pa, mga kapatid? May iniwang halimbawa din sa atin, mga apostol, hindi lang ang ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Mateo 4, sa talata 18 hanggang 22, at dito makikita natin patungkol kay Pedro, kay Andres, kay Santiago, kay Juan, lahat sila ay sumunod kay Panginoong Hesukristo nang sila ay tawagin at maging mamamalakaya ng mga tao. So anong ginawa nila, mga kapatid? Ay sandali lang, hindi ko pa niligpit ang aming mga bangka. Sandali lang, Panginoon, meron pa yung mga isda, hindi ko pa nakuha. Ganun bang ginawa nila? Hindi, mga kapatid, kundi iniwan nila ang kanilang mga ginagawa at sumama sila sa ating Panginoon. Bakit nila ginawa yon? Dahil alam nilang mas mahalaga ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Binigyan nila ng priority, mga kapatid. Ganun din ba tayo, mga kapatid? Sana po, ganun din po, sana tayo. Ito yung talata, mga kapatid, maaari niyong basahin later, ano? Mateo 4:18-22. Sa Marcos naman, mga kapatid, sa talata, kabanata, Marcos kabanata 10, sa talata 28-30, dito makikita natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Ha? Sabi niya na mas priority niya si Jesus kaysa sa mga ibang bagay. Okay? Nung tinawag sila ng Panginoon, anong ginawa ni Pedro? Sumama! Sumama siya. Kaya ito yung sinabi niya, mga kapatid. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, ng mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibotang darating ay nang walang hanggang buhay. Mga kapatid, ang pinili ng ating Apostol Pedro na ito ay ang Panginoong Hesukristo. At pinaalalaanan ng Panginoon si Pedro na ang susunod na kagaya niya ay dadaan sa tinatawag na pagbabata, kalbaryo ng buhay at mga tinatawag na pasanin sa buhay. Darating sila. Hindi sila o bihira ang kagaya ni Apostol Pedro na magsasabi o maglakas loob na sasabihin, Panginoon, iniwan ko ang lahat para sa iyo. Pagpatuloy natin, mga kapatid, sa ating pangwakas, hindi natin matatagpuan sa ating ang tunay na alagad ng Diyos kung mas higit nating sinusunod ang bawat kagustuhan natin kaysa kagustuhan ng Diyos.
Okay? So, kung gusto natin sabihin na mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa ating Panginoong Diyos, gawin natin muna yung kalooban niya kaysa sa ating kalooban. Pangalawa, ganun din kapag nilalagay natin sa unahan ang ating mga mahal sa buhay o pag-aari kaysa sa ating Panginoon, ay hindi natin masasabi na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid at kaibigan, laging ilagay ang Panginoon sa unahan at lahat ng pinangako ng Panginoong Hesus ay iyong makakamtan. Matthew chapter 6 verse 33. At sa panguli, mga kapatid, hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan pa. Dahil kapag hindi mo siya matagpuan at dumating ang hindi mo inaasahan, ang pag-alis natin sa mundong ito ay hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan para humingi tayo ng tawad. Tandaan natin, mga kapatid, Proverbs chapter 8 verse 17, sinasabi, ang aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin at yung nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Pag ikaw ay naghanap sa Panginoon ng walang pagsisikap, wala kang makikita, mga kapatid. Kailangan hanapin mo siya ng buong sikap upang matagpuan mo ang ating Panginoon. And lastly, John chapter 8 verse 21, sa ating paghahanap, mga kapatid, habang siya ay matatagpuan pa natin, kailangan natin gawin na ito habang siya pa ay narito sa atin. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi na natin siya matagpuan, hanap tayo ng hanap, mga kapatid, baka mahuli na ang lahat. Sayang ang pagkakataon, sayang ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya totoo naman ata ang sinasabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat, mga kaibigan at kapatid. At sa ngalan po ng ating buting manager ng Radio DZCV, si Manager Cadel Trines at ang kanyang mga staff, ang ating mga kapatid na elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Lino Daraway, Brother Plurk Constantino, and Brother Rodi Gumpad, at sa inyong naging lingkod sa tanghaling ito, ang inyong kapatid at kaibigan, J.R. Gumpad, nag-iiwan po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po.